Jamir, sino mga taong yon? Masyado silang mahira. Sila ang nasasakupan niyo, kamahalan. Nakakabahala ang makita ang mga tao na ganyan kapangit ng sitwasyon. Mas maganda. Ay. Hoy, ikaw! Balik sa trabaho! Kumilos ka na! Nako, hindi ako kagaya nila. Oo, talaga? Bakit? Sino ka ba? Ako lang naman ang hari. Narinigin ba yun? Siya raw ang hari. Oo, at ako ang sheik. Ako ang reyna ng nai. Ano ba? Tumigil na kayo! Bumalik na kayo sa trabaho! Pati ikaw! Sinabi ko na sa'yo, ako nga ang hari at hindi ako susunod sa inuutos mo! Sabi ko, ilipat mo na yung mga bato! Ayoko! Hindi ako maglalagay ng mga bato sa karitelang yan! Oh, sige. Dalian mo yan! Ang likod ko! Samantala, iniisip naman ng mga alagad sa palasyo kung nasaan ang hari. Sinasabi ko na sa inyo, kamahalan, nandyan siya sa loob ng karwahe. Pero nasaan siya ngayon? Baka naman lumabas siya kanina nung huminto ako. Tama, yun na nga nangyari. Baka naman gusto niya lang mamasyal. Nandyan lang siya sa labas, naglalakad at nagpapakasaya sa libreng oras niya. Eto. Gusto mo ng tubig? Oh, hindi ko na kayang hawakan yan. Nakakatawa ka kanina. Nagpanggap ka pa na hari. Oo nga! Ginalit mo yung gwardya kanina! Pero ako nga ang hari. Ako si Haring Malik! Hindi mo na kailangan magpanggap. Lalo na sa harap namin. Sasabihin na kita, swerte ka na hindi ikaw ang hari. Dahil kung ikaw ang hari, bugbog sarado ka sa akin! Tantantarin ko siya! Na pinong-pino! Hindi naman talaga ako ang hari. At ang pangalan ko ay hindi Malik, kundi Amir. Ano? Kailan dadali ng menu? Gusto ko ang taong to! Sa loob ng ilang araw, natuklasan ni Malik ang buhay sa bilangguan. At natutunan niya ang buhay ng alipin. May nalampas ang kandumi. Teka lang! May gusto ka ba sabihin sa akin? Udama, paano ka naging alipin? Alipin ng tatay ko. Alipin ng tatay niya. Ibig sabihin, pinanganak kang alipin? Merong pinanganak na mayaman. Ang iba, pinanganak na alipin. Ganyan talaga ang buhay. Hindi dapat ganun ang nangyayari. Dapat matigil na ito! At sinong pipigil niyan? Ang hari? Ano alam niya? Maniwala ka sa akin, Udama. Hindi alam ng hari na may mga ganitong nangyayari. Dapat alam niya. Siya ang hari eh. Nandito! May natagpuan ako! Ano yan? Ito! Baka nahulog siya mula sa bangin na to. At anong lugar naman yan? Rockwari kung saan nagtatrabaho ang mga alipin. Alipin? Kain yan. Harap, diba? Hindi nila tayo dapat pinapakain ng basura! Hindi naman ganun kasama. Tanggalin mo na lang yung kuto. Ayoko na! Hindi na ako kakain ng sinabawang basura na ito! Akin na lang? Hindi! Wala dapat kumain ng ganyan! Nakakadiri ang lasa! Tama siya. Masama ang lasa nito. At nakakasuka talaga! Tama! Kulang to sa asin! Bigyan niyo kami ng masarap na pagkain! Hindi kami kumain ng ganitong basura!
Hindi na namin kakainin ito. Ikaw na naman ang nagpasimulo. Kainin mo yan. Ngayon din! Pero, alam mo ba kung anong lasa ng pinapakain mo sa amin? Paano ko malalaman yon? Ipapatikim ko sa iyo! Pagbabayaran mo ito! Ayun ang kulungan sa dulo! Baka nandun siya sa loob! Sigurado kong ayos lang siya. Walang dapat na tinatrato ng ganito! Tama! At magmula ngayon, magkakaroon na ng pagbabago! Tama si Prince! Patansigin na natin ang hari! Tama! Parusega muna! Sinong tinutukoy ko? Naku, kamahalan! Nandito ka pala. Matagal ka na naming hinahanap. Anong tinawag niya sa'yo? Lumayo ka nga sa kamahalan! Sinabi ko naman sa inyo. Pagbabayaran niyo lahat ng ito! Lalong-lalo ka na! Kapitan! Hulihin niyo mga yan! Ngayong mga alipin mapaparusahan dahil sa pag-aaklas! Pero, nagtiwala kami sa'yo. Naniwala kami sa'yo. Anong parusa ang gusto mong ipataw sa kanila? Kamahalan? Para ba sa mga alipin na gusto akong patalsikin? Na gusto akong patayin? Na sumisigaw na pugutan ako ng ulo? Gusto ko silang lahat na palayain. Kamahalan? At maghahapon na kayong lahat sa palasyo, kasama ko ngayong gabi. Kasama rin po ba ako, kamahalan? Hindi ikaw. Kakainin mo ito. Masusunod po. Patawarin mo ako kasi hindi ko alam ang nangyayari sa sarili kong